Hello again. Magandang umaga sa inyong lahat. Welcome to Survivors Community Blog number 2. I hope you're all doing okay. Filipinos here and abroad. Happy Sunday sa inyong lahat. Napanood nyo na yung video 53. Panaginip. Panaginip. Okay, si Jem MC. Sabi niya, always inspiring and entertaining yung mga vlog nyo. God bless. From Baguio City. Uy, kabayan. Oh, taga Baguio. Dapat mag-copy-copy tayo. Jem MC. Tapos, Rod Agaran, retired PA, Philippine Army. Uy, hi, Rod. From Pagudpud, Ilocos Norte. Hello, Rod. Maraming salamat sa pagpapanood mo, ha. Tayong mga army. Pinanaryo mo ka na rin siguro. Nigel Atilano is also Raf. From Cabangcalan City, Negros Occidental. Okay, thank you Nigel ha. Hindi nagsasawa. Si Philip Gons, OFWs in Hong Kong, kamusta kayo? He is in Baguio now. Uy, nagbabakasyon. Hello Philip, kamusta na? Sana nag-enjoy ka. Di ba nag-ulan ngayon? Malamig ngayon, ulan na ulan eh. Sana ma-enjoy mo yung bakasyon mo. Tapos si Theo Marco V. Abrigo Jr. Si Theo, kamusta sa Abrigo family? Shout out. Kamusta kayong lahat? Naway hindi kayo nahirapan sa buhay. Mga sana enjoy lang kayo. Maria C. is watching from Seattle. Oh, sleepless in Seattle. Hello, Maria. Kamusta ka na? Huwag masyadong trabaho. Papenga rin. May weekend. Penga. Manuel Reintar is also watching pero from Florence, Italy. Ang dami niyong ano ha. Nasa abroad ha. Sana mapasya lang ko kayo. No? Papasya lang ko kayo. Pagka one day. Tapos, ito pa. May mga comment pa. Sabi ni It's Jasper. Oh, 3 minutes ago. I can recall the situational awareness concept. Doon siya nag-comment doon sa Day of the Jackal. Ang araw ni... Alam nun? ni paring Jim. Scan to the max. Yung gaganong-ganong ka, mag-scan ka. Basta security conscious ka dapat lagi. Alam niyo nung ano, nung nagpapatrolya ako sa Mindanao, at saka sa Cagayan Valley. Pagka naglalakad akong ganyan, ang tumatakbo lang sa utak ko, yung mga command, maneuver right, maneuver left, contact front, mga ganun ba? High ground, mga ganun. Tapos noon, titingin ako ng ano, ng puno. Puno na pwedeng cover. Tapos lalakad ako papunta doon. Tapos noon, susunod na puno, o susunod na cover, bato kunwari, lakad ako papunta doon. Dire-diretso lang. Kasi pagka nagkaputukan, at least alam ko kagad kung saan ako pupunta. Hindi yung pagkaputukan, doon ka pala mag-iisip. So, aware ka lagi, aware. And if you train yourself doing that, hanggang magiging, force of habit. Every time you sit down in a restaurant, doon ka sa may wall. May wall dito sa likod mo. So, protected na yung likod mo. So, 180 degrees na lang yung iniisip mo. Tama, di ba? Hindi ka pwedeng trader rin sa likod. Mga ganun ba? Pagkasasakay ka ng bus, ako ang ginagawa ko, doon ako sumasakay, lagi kong binibilin yon sa family. Doon ka in between ng dalawang gulong. Harap na gulong, likod na gulong.
Kasi safe yon. Safe. Eh, wala kang magawa kung tumaob yung bus. Pero yung pagkabanggaan, usually yung nababangga, harap tsaka likod. Pagka pumreno bigla yung bus, babanggain yung likod. O kaya pagka masyadong matulin yung driver, tapos nun tumigil yun sa harapan niya, bigla may tumawid, kunwari, preno siya, bangga siya. Safe yung dalawang gulong na yan. Kasi bago siya mayupi, meron pang gulong na dalawa na mag-hold. Magkakasyon nung force, nung impact. That's why you instruct people, tsaka kayo mismo, mga friends, you sit in between the two tires. So kung seat number, siguro from seat number 7 pataas hanggang seat number 30. Basta in between ng dalawang gulong. Okay? So yun. San tayo? Alvin Natividad. Shoutout ulit, Sir Dado, from Qatar. Qatar. Alvin, pag-uwi ko ng bahay, kayo agad pinapanood ko sa YouTube. Talaga, maraming salamat. Nakakalibang po kasi yung vlog nyo at nakakaalis ng pagod. Pagod ko kasi nakakalibang kayo panoorin. Una pa lang po bungad ninyo ng nakatawa na kayo kaagad. Di kayo boring panoorin. Maraming salamat. Ingat po lagi. Ingat ka rin. God bless. Alvin, maraming salamat. From Qatar. Alvin Natividad. Arturo Dancel. Captain De La Cruz. Ah, he's referring to the Day of the Jackal. Ang first name ni Captain De La Cruz, Eddie Juan, yung sinabi ko. Couldn't help but have a good laugh at this one. That's really funny, sir. I like the way you do those puns. Na yun naman kasi talaga yung pangalan niya. Ako rin nung una kong nadinig, Captain De La Cruz, anong first name? Tapos sabi sa akin nung intelligence agent, Juan, sir. Juan De La Cruz, ay, nako, naloko na. Ang dami ko kasing mista na De La Cruz eh. Meron ng na 6 feet below the ground, pero may mga De La Cruz akong buhay na mga mista. So I was thinking, one of them. Nung sinabing Juan De La Cruz, ay, nakasudonym yung tao. So, tas sinabi sa akin yung actual name. Ang problem kung nag-inquire kayo kung ano yung mga first letter ng name, okay, may mga nagtatanong ng ganun, hindi ko masasabi kasi mare-reveal eh. Tapos, nakakaya naman doon sa tao, kawawa rin naman, meron pa siyang pangalan na pinag-iingatan. Pero sa akin, wala na siyang pag-iingatan na pangalan. Walang yan yun. Nireport ako. Hanggang ganun na lang. Ay, nako. Kaya iwas-iwas lang ako sa kanya. Okay. Si Faisal Makabuat. Ito, ex-cadet eh, no? Faisal. 2008, sir, na-convince ako magtanim ng jatropha. Uy, pareho tayong nauto ah. Sa cocoa farm namin sa Lanao Sur. Konti lang po, sir, compared sa inyo. Nakuha ko ang seedlings from 4th Infantry Division kasi massive din ang planting nila noon. Problem, sir, is natuyo ang buyer, kuno. O nga, walang bumibili. So, na-useless and nagpadumi lang sa farm namin. Minalas po ako kasi may dalawang bata na kumain ng bunga. Ako, lason yun. Lason. Bakala siguro, edible. Nalason po yung mga bata, buti hindi namatay. Mga swerte. Sabagay, napakinabangan naman ng mga manghihilot. Isipin mo ilang paa yung hihilutin. Daming daon isang puno. Tapos magtanim ka ng mga 1,000. O de, ang dami nun. Nakailangan mapilayan yung buong barangay. Yung buong bad trip talaga yung ginawa ng government na yon under GMA. Naghikayat sila ng mga businessmen, private sector, magtanim kayo ng jatropha. The future of the fuel industry. Ay, biofuel. In-endorse na in-endorse. Tapos nun, walang buying station, wala lahat, walang bumibili. So, pera-pera lang nangyari dun. Daming na anuhan dun. Na nalugi.
Aha. Good morning, sir. Si Felix Panganiban. Sir, watching you from Edmonton, Alberta, Canada. Ito, ano natin, frequent watcher. Meron na dapat, ano to, frequent watcher card. Patnubayan po kayo ng Panginoon Diyos. Salamat, maraming salamat. At ilayo kayo sa anumang sakit at kapahamakan. Maraming salamat. Maraming salamat, Felix Panganiban. Hello to everyone in Canada. Edmonton, Alberta, Canada. Faisal, ulit, si Faisal. Puso mo, sir. Puso mo. Baka magtampo si upper class at mista mo, sir. Uy, sino yun? Sincerely, Lodicas ng wife ko at son ko. Uy, maraming salamat. Sabihin mo, wag akong pamarisan ng anak mo. Sabihin mo, bad ako eh. Makalokohan ba? Aha. Okay. Faisal, makabuat. Si Rolando Sarandi. Sir, good day po. Good day, Rolando. Sana tinuluyan mo na yung government official. Walang iya ka. Rolando, sana tinuloyan. Eh, di ako yung nabitay. Dapat ikaw tinuruan ko eh kung paano eh. Sir, good day po. Sana tinuloyan mo na yung government official na si asshole. Napakalaking kabulastugan niya sa loob ng 8 taon. Sino yun? 8 taon na panunungkulan. Wala naman ako sinasabing ano ha, kung ano yung posisyon. Tapos nun, pinakamahal na boulevard sa Pilipinas. Ay, sinasabi niya si GMA ito eh, pinakamahal na, ano yun, Diosdado Macapagal Boulevard. At tig 10 milyon na bonus sa bawat isa para pera ng mga taong member. Ay, akala kasi niya, babae. Kita nyo? Galing kong mag-throw up, di ba? Kasi sabi ko, she! Wow! Nisip niya, she! paano kung sinabi kong dapat talagang she siya? She, yung government official. Because wala siyang balls. Okay. Ay, nako. Na, wala ako sinasabi yung pangalan. Maingat ako eh. Maraming salamat, Rolando. Ipapahamong ko pa ako. Tapos, Abelardo Domondon. Sayang, ang dami. Sana na preserved na government properties. Oh, ito, nag-iisip naman siya si ano. Si yung nagbenta, si Boy Benta. Sayang ang dami sana na preserve na government properties. Oh, di ba? Iniisip naman niya yung government official yung nagbenta na nagbenta. Kaya maganda yung ano ka incognito eh. No, kayo na lang mag-isip kung sino. Duwag yung nag-comment na yan, sir. Yung isa naman na sa video 43 siguro, ano, yung nagne-negative na comment na duwag daw. Red Castro, ulit. Tama kayo, sir. Ang daming napopromote na hindi naman nagtatrabaho. Pati nga sa kobyer, pati sa private sector, may ganun. Yung pumapasok lang, yes, sir, and then napopromote. Sip-sip sa boss. Hindi man lang nakakahuli kahit city ordinance violators. Naging karanasan ko 'yan na may nahuli ako na number one most wanted sa aming area of responsibility, pero pagdating ng awarding ceremony, ang daming kasama. Yung iba, 15-30 lang. Oh, galing sa serbisyo to. PNP. Red Castro. Oh. May mga samahan ng loob din kami lahat eh. Kasi, yung nagtatrabaho ng matino, this goes for the private sector and the government sector. Nagtatrabaho ka matino, tapos no, nakikita mo, merong mga pabanjing-banjing, tapos sila pa yung malapit sa amo. Sila yung marunong magsipsip eh. And then sila yung nabibigyan ng favor sa kanila pa, yung advice pa nilang pinapakinggan. And that's one reason why I do not want to work for government. Because panay heartache eh.
Mamamatay ka sa sama ng loob. Kung isipin mo, tapos stress, tatanda ka eh. Tignan mo yung ibang nag-work sa government, at tatanda na itsura, nakakaawa ang itsura. Hindi, it's really stressful. Dog eats dog, tapos noon, siraan, chu-chu-chu-chu-chu, ganun. Kaya, I'd rather have a peaceful, private life. Kumita ka na ng konti, masaya na ako. Buti na lang yung merong konting-konting savings. And paubos din eh, dahil dyan sa COVID na yan eh. So, yung mga nagsasabi na sana magkaroon ng employment sa government? No, I'm sorry. No. I really hate the culture of our government system. I hate the culture. Mapapaaway lang ako eh. And then, ikaw pa mali, ikaw pa masama, tapos nun, ikaw pa yung tatanggalin. Ang dami kong nakitang ganun eh. Before I got out of the service, nakaplano ko. 1998, tatakbo sana ako ng Congress o kaya ng Senate, ganun. I will use the time, from the time na umalis ako, to get another master's and then get a PhD. In all that time, from 1990s hanggang 2004, I was thinking na hindi na yung baydagan eh. Yung kagayang ginagawa ng mga RAM, ginagawa nila Magdalo, Trillanes, and et al. No? You run for office. Tignan mo, pwede naman pala. Tumakbo siya ng senator, nanalo siya. Di ba? Binoto ng mga Pilipino. So, if you really want to do good, you run. Yung mga maangas na mga tao na reklamo, you run. Kung gusto mo, magbarangay captain ka muna. Pero if you feel mo mananalo ka ng big time, tumakbo ka ng Senate o tumakbo ka ng presidente, yung maraming asar na asar kay Bongbong, di tumakbo ka. Ganun ang ginawa ni BP Lenny. Tumakbo siya against Bongbong. Ang problema, masailable si Bongbong dun sa electorate. Tatakbo naman pala si BP Lenny, dapat inasikaso niya yung kanyang build up ng kanyang image. Tapos nun, 6 years ago, dapat kumalas na siya dun sa dilaw. Kasi nakita naman, kung nag-iisip sila, dapat na yung na 6 years ago, nakita nila, binoto nga si Duterte eh, na probinsyano. So, ibig sabihin, that is already an indicator na people are fed up with the yellow cult or the yellow way of political ek-ek, no? So, dapat, na siya, binidlap na niya yung karir niya. Tapos, biglang election, mag-ano siya ng pink, from yellow, pero siya pa rin ang chairman ng LP. Tapos ang running mate niya, yellow, si Kiko. Kaya nga, will not work. Because nag-fail siya at pati yung mga tauhan niya, yung close sa kanya, people that she trust, nag-fail sila to understand. Basic, understand the situation. How can you be a good leader if you do not understand the situation? So, yun. Kaya ako ayoko ng sa government kasi nga siraan eh. Gagawa ka ng matino, gagawa ka ng trabaho mo, tapos iba hindi gagawa pero malakas mambulong yung mga iba, malakas manira. Ang problema kung kunyari yung commander o kaya yung leader makinig, de sacrificial lamb ka. Ano mo nangyari kay General Canyeso? Ginawang fall guy, scapegoat. Maraming beses ko na nakita yan. Tapos, isa pa, yung makikita mo ngayon, kasama mo, matino. Pero pagka nabigyan ng posisyon, maabot sa ulo eh. Mami, misungay na. Tapos nun, mayabang na. Ayoko maging ganun. Gusto ko yung the way I am right now. I don't want na power
or a position or a title will corrupt me one day. That's why I got out. That's my primary consideration. Nakita ko kasi how people changed. And that's the primary reason. Yung isang side ko, natakot ako sa sarili ko, sa responsibility ko na harapin if ever I become somebody one day, kahit one star lang ako o two star, papatol ako eh. Papatulan ko yan. Pagka may nakita akong mali, uupakan ko talaga. Eh, paano? What comes after that? Marunong ba ako magpatakbo? Hindi. Ang alam ko, search and destroy, counterinsurgency. So bakit ako tatahakin ko yung landas na ganun? Tapos nun, all people around you might be the one in suspect na they will put you down o kaya bury you 6 feet. Kasi nakuha na ng military yung power and then ayaw na nilang bitawan sa private sector. Eh, ang sa akin, ang paniwala ko, after 6 months, o 3 to 6 months, magpatakbo ng eleksyon para ibigay ulit sa civilian. Eh, paano kung ayaw? So, coup after coup, mutiny after mutiny, walang katapusan, banana republic. Eh, ayoko nang ganun. So, simple lang. Ako lang yung nawala. Umalis ako. And then, wala akong problema. Walang problema yung bansa natin. So, we underwent the 30 years na kinakailangan for us to mature politically. O, di ba? Nag-correct eh. Nag-self-correct ang Pilipinas. Nag-reboot ang Pilipinas. 2016, Duterte nilagay. O, nag-reboot. And then ngayon, Bongbong Marcos ang nilagay. So, marunong na yung mga tao mag-isip. So, hindi kinakailangan ng ganon. Nakagayang ginawa nila Trillanes, Magdalo, yung RAM, na naging part ako na nag-ano sa kanila, tumulong. So, mas maganda yung ganon. God is in control. In His own time. Hindi natin pwedeng ipilit yung time natin. So, okay. Napunta na naman sa politika. Ayokong iniwasan ko yung politika na yan. Si B-Zone. Bravo Zone. B-Zone. Good evening, sir. Bitin again. Maghintay ulit kami for the next video. Okay. Nagkukwento before ng friend ko who was a close in security of the late president. According to him, and hirap mag-secure talaga. Talaga mahirap mag-secure ng VIP. So, dapat yun VIP, turuan kung paano. Ma'am, sir, ganito ang gagawin mo. Tubuan Uno, good evening, sir. Watching your video, 53. Salamat po for sharing the true history ng mga magigiting na ranger. Kasama po kayo, Norman Talay, ng Tubuan, Silang Cavite. Maraming salamat. Gilbert Alatraka. Gilbert, sana po mas marami pang makapanood ng at mag-subscribe sa channel po nyo. Basta share lang kayo na share para malaman nila mga bagay na hindi lumabas sa reports or media. Lalo yung ginawa ni Noy Noy sa nabinakbakan. Sana nga yung mga nandun talaga. Kasi yung sa akin, hearsay eh. Kinuwento sa akin ng mista ko. Pero ang maganda sana, yung nandun talaga, sila yung magsalita. Sila yung, sana buhay pa sila. Sana yung mga, yung nagpaputok doon mismo. Para, yun yung totoong kwento. Primary witness. Akin eh, hearsay. Pero yun yung, nilalahad ko lang sa inyo, yun yung sinabi sa akin ng mga kasama ko sa Ranger. Okay. Sir, nung umpisa ko pa lang po, nanonood sa vlogs ninyo, ni-research ko na po agad ang name ninyo. Ha! Nakalaman niyo yung pangalan ko, Gilbert. Tapos, na-confirm nung napanood ko yung commencement exercises ninyo. Basta Enrique. Meron nagsabi, Enrique de la Cruz. Yun yung first name nung de la Cruz, Captain de la Cruz. Enrique. Si Mistako na Enrique de la Cruz, King de la Cruz. Ano yon? Fighter pilot yon. Nasa abroad na. Okay. Musta Bok?
Tapos noon, si Nathaniel, official, siguro sir, kaya po kayo umalis dahil sa sama po ng loob sa mista po ninyo at dagdag na din yung hinanakit nyo sa gobyerno. Pa-shoutout sir, snappy salute sir. Nathaniel, official. Yeah, in a way, marami kasing factors kaya ako umalis. Mista, government, I do not want to serve sa Cory o kaya yung sa susunod kay FBR. Kinukuha akong aid. Binolunteer ako ni Lieutenant Pascua. Kasi klase ko si Lieutenant Pascua sa AIM. Nag-masters kaming sabay. Noong upon graduation, 92. Tama-tama, eleksyon. Tapos noon, tinatanong ako, gusto mo maging aide ni General Ramos? Sabi ko, ayoko, sir. Ayoko, sir. baka ma-day of the jackal. Day of the jackal, eh. Mahirap na. Madamay ako dun sa... Mamami, target siya. Tapos noon, ako, katabi niya. Nako, ma-day of the jackal kami. Mahirap na. Marami kaya nagbabalak-balak dun. Okay. Tapos noon, siguro sir, kaya okay, yun na rin. Tapos, ganun pala, ganun talaga pala, gulatan. Gulatan lang. Yung naghamon ako sa video 23, gulatan lang. Actually, hindi gulatan eh. Ako yung nagulat. Kasi nga, it happened so fast. I was trying to defend yung tao ko. Ayaw kong palabasin, ilabas siya. Kasi ang point ko nun, hindi nyo pwedeng ilabas yan. Ang iniisip ko kasi, pagka nilabas yan, isa-salvage nila. Kinukuha nilang na walang warrant of arrest eh. O di, tas pinukpok na yung ulo. Ibig sabihin, wala silang regard dun sa magiging kahihinat na nung tao eh. Pinukpok agad ang timano ng 45 sa ulo, duguan. Pinastitch pa nga namin, pinatahi ko dun sa aid station namin. Meron kaming equipment. Expect namin kasi may mga ganun na may magkakaroon ng cut kasi nga rough yung ground eh. So, baka may tatahin. Kaya meron kami na 7 stitches sa ulo. Ngayon, nung inilalabas, ayoko palabasin. Kasi sabi ko mamaya, kung lumutang yan sa Pasig. Siyempre, alam ko yung mga ginagawa ng mga ganon, kung lumutang yan, paano ko explain sa asawa niyan at sa anak niyan na patay na, tapos in my stead yung tao, yung ganun ba, kaya nga ayoko. So, stand down tong mga SWAT. Sabi ko, magtinggaan tayo. Hindi yan lalabas hanggang hindi kayo dumaan sa bangkay ko. Hindi ganun, magtinggaan na lang tayo, lintik kayo. Tapos, bibilang ako ng tatlo, isa. Ganun kaka, binuksan ko yung bag ko, tapos naalala ko, wala akong barel. Yun yung pangyayari. Ngayon, kung hindi ko itutuloy ng bilang, tapos sasabihin ko, time first, kagaya yung nangyari doon sa gataran na encounter, time first, hindi pwede. Ibang klaseng kalaban eh. Puposasan ako, pati ako damay. Tapos ilalagay ako sa selda. Nako, hindi ako papayag ng ganon. Hindi ako papahuli ng buhay. So, tinuloy ko yung bilang. Yun. Sinwerte ako na nagpakita ng kaba sila. Ako rin naman, nandito yung ano ko nun, yung balls ko. Tapos nun, sir, may tanong lang ako about 1986 EDSA 1. Bakit po kayo pumayag na maluklok si Cory? In the first place, hindi siya duly elected by the people. Kasi sumusunod lang kami kala Colonel Onasan tsaka kay JPE, Minister of Defense. So, kung ano sabihin nila, yun kami. Tsaka si General Ramos, andun, kasama. Yung tatlo na yun. So, nanonood lang kami. Kami yung mga pawn. Kami yung mga sunod-sunuran lang. Sinabi ni Minister Enrile, ni JPE, naniniwala kami ang panalo sa eleksyon sa snap election ay si Cory Aquino. Dinaya ni Marcos si Cory Aquino. Di, sigawan yung mga tao, yay, Cory. Tapos, bigla naman siya nagpa-swear in dun sa Club Filipino. O di, tapos ang buto-buto. O ngayon,
Tapos noon, na nakaupo na si Cory, revolutionary government, anything goes na. Revolutionary government, inabolish yung constitution ni FPM, tapos noon, nilagay yung constitution niya. Wala, anong gagawin mo? Kaya, again, yon ang tadhana ng Pilipinas. Para magising tayo politically, kinakailangan ma-undergo natin yung 30 years na yon. Ganon, 30 years. Ngayon, kung hindi pa tayo natauhan, sige, another 30 years. Ganun ulit tayo, bumalik tayo dun sa magmahal ang kuryente, pag-aari ng mga oligarchs, yung mga hindi sila nagbabayad ng taxes, etc., etc. Eh tayo, bumabalik na nga tayo dun sa people empowerment. Di ba? May halaga kayo, may halaga ang buhay natin, may halaga opinion ng bawat isa. So, huwag na tayong bumalik dun sa 30 years na ano... Yun yung papel ng RAM. Salamat din kay sa RAM kasi dahil doon sa yung ano na yon, yung switch na yon, yung sa nangyari na yon, walang sisihan. We have to grow, all of us. We have to grow. We have to mature. Kaya nangyari yon. Now, we are politically mature. So, ngayon, kahit anong batikos ang gawin, etc., etc., wala. Mas maraming nakikinig ngayon. Mas maraming nag-iisip. Mas maraming critical thinker na sinasabi, hindi, papakinggan natin niya kung ano sinasabi niyan. O, di ba? Hindi yung kagayang may dalang media tapos nun magpapakita ng mga ganun-ganun pa si Marohas nun. Tapos nun yung mag-ano, yung kakusapin yung balut vendor, yung jeepney driver, tapos yung mga merong na salanta ng bagyo. Di ba? Yung mga palabas, kasama yung media, pinaportray nila na matitinong politika to. Eh, hindi. Alam mo, plastic eh. Oh, at least nagising tayo, mga tao. Yung iba, hindi pa gising eh. Nakabangungot pa sila eh. So, sino naman ang dapat na iluklok mo? Sagot ni Roshimer Pestano. Sagot naman ni Sari-Saring Kwento, siya yung nagtanong eh. If we follow the rule of succession, dapat si Tolentino ang inupo. Siya kasi ang vice president ni Apo at that time. Cory in the first place has no mandate. Ang punto, bago lahat nangyari yon, dapat COMELEC should have decided who the winner is and proclaimed who the winner is. Ang problema, hinarang na yon. Why? Kasi may Cory na eh. So, pag sinabi ng COMELEC, tinayo ng COMELEC na panalo si Marcos, de panalo si Tolentino. Oh. Paano ngayon si Cory? 'Di ba? Hindi siya pwede. So tanggal, bababa siya. Ay hawak na nila. So 'yun yung nangyari. And COMELEC, tumahimik, nagsipsip. So 'yun yung nangyari. Tapos nag-appoint na si Cory ng tao niya. So 'yun yung ano. Kaya walang succession. Tanggal si ano. Good AM. Magandang umaga, Rolando Maican Sanchez, watching over a cup of coffee in Oakville, Ontario, Canada. Magandang umaga. Okay, dito ako titigil kay Rolando Maican Sanchez. Uy, Lady Z! Lady Z! Uy, second na manood dun sa video. Nawala ka na, Lady Z. Nasaan na? Naglolo ko to. Second siyang manood. Na video 53. Okay ah. Aha. So, gandang umaga, Lady Z. Okay. So, itutuloy ko. Basta si Lady Z yung huli, no? Okay. So, ang may isang tanong. Si, tinatanong yung mista ko. Sorry, kate. May COVID na ako ah. So, si Innocencio Kiawit, taga Cebu ito. Innocencio Kiawit. Idol, anong nangyari kay Pagunuran nung namatay siya nung 1982? Hindi pa nakagraduate. Mista namin, Pagunuran. Actually, Innocencio, nag-heliborn kami. Tumatalong kami sa helicopter. Kadete pa lang, may training na ganon. Masama bagsak niya na nagkaroon ng ano, ng naipitan na ugat, na tapilok o ganon. Dislocate yung paa niya, yung isang paa lang niya. Tapos noon, na-hospital na siya. So ika-ika, tapos nakasaklay pa siya. O, ganon. Pero ang problema, napabayaan yata. And then gumapang hanggang sa nagkaroon ng ano. Ewan ko, naging cancer eh. And then eventually, pati yung kabilang paa eh. Tapos noon,
pinutol pa rin ang paa. Tapos hindi pa na kontento, namatay pa. Yun yung ano, yun yung nangyari sa kanya. Kaya hindi nakagraduate. Sumalangit nawa si Kadet Pagunuran. Naano lang sa ano, sa helicopter yon, pagtalon sa helicopter. Kasi ang dapat yung pilot, yung mga piloto, pagka nakaganyan ka, nag-hover ka, ito yung lupa, ito yung ano, tapos ibababa mong ganyan para tatalon yung mga sundalo, no? Habang tumatalon yung mga sundalo, dalawa ng dalawa, tumataas yung helicopter kasi gumagaang eh, gumagaang. So yung dating posisyon niya na kunyari 14 yung tao, pag tumalon yung dalawa, magiging 12. He should compensate, the pilot should compensate yung pagtalon ng dalawa, mabawasan ka let's say ng 300 kilos o. O de dapat ibinababa pa niya yung helicopter kasi kada talon tumataas. Kaya kawawa yung uling tatalon, mataas na yung helicopter. So, ganun yung nangyari siguro doon. Okay, tapos doon yung isang tanong pa. Uling tanong. Bagal nyo. Sino to? Si Teo Marco B. Abrigo Jr. Yung nagpa-shoutout ng Abrigo Family. Teo Marco, ang sabi niya, sir, paano po dinidil ng mga kadete sa PMA yung idea na what is taught inside the academy will be different when they go out of the academy? Para kasing frustrating. Di alam if anong ideology yung susundin. Do not lie, cheat, steal, nor tolerate among us those who do. Tama, nakaka-frustrate, no? At saka, nakaka-confuse. Sa kadete kasi, absolute yung honor system, no? Yung sinasabi mo, do not lie, cheat, steal. Absolute. Konting katiting. Yung nangyari kay Kudiya, konting ano, after 4 years siya, graduating, hindi pa nakagraduate dahil yung sinasabi na nag-cheat siya. Lying, ganun ba? Absolute. Pero pagka lumabas naman, pwede magsinungaling. Oh, paano may kukun igaganon, di ba? Tapos, ang honor system sa academy, ang it reads, yung honor code namin, we, the cadets, do not lie. Baka nang makamali ako eh. Baka may basa, mambasa ako ibe. We, the cadets, do not lie, cheat, steal, nor tolerate among us those who do. We, the cadets. So, nakakainis na pagka-graduate, sasabihin, hindi na kami kadete. Official na kami. Ang sinasabi nila, GMRC na. Good Manners and Right Conduct. At saka yung AAP regulations na yung susunda namin na naka-define. Iyon yung problema. Dito sa labas, sa Armed Forces, walang delinquency report. Sa loob ng academy, may delinquency report. Anyone can report you because we do not tolerate those who do lie, cheat, steal. We, the cadets. So, pag hindi ka na kadete, wala na. How many times ko nang sinasabi, mula noon hanggang ngayon, sinawaan na ako. Sa susunod na lang na generation, yung mga nakikinig. Tanggilin niyo yung we, the cadets. The honor system should read only, we do not lie, cheat, steal, nor tolerate. Mas malinaw, pagka kadete ka, it applies. Pagka official ka na, it also applies. Any second lieutenant should be able to report a general who is corrupt. Dapat ganun. Hindi, ang nangyayari ngayon, tolerating. Nakikita mong corrupt yung isang general, yung tiniente, nanonood lang siya. O yung kapitan, pinapanood lang niya. Kasi, he is not honor bound. Wala na yung sanctions eh. Wala na yung, pag hindi mo na-report, honor violator ka rin. Eh, sino magko-correct? Sino mag-check sa'yo? Walang naka-in place na ano, GMRC. AP Rules and Regulations. Pwedeng report yung kurakot, yung pero, paano may na-report? Eh, natatakot yung tao. Kasi baka padala siya sa Abu Sayyaf country, o din namatay siya. Yun yung reality eh. The system, the honor code should read
only we do not lie, cheat, steal, nor tolerate among us those who do. Wala nang yung we, the cadets. Tapos yung mga salita ng mga alumni na yung honor code na yan, pangkadete lang yan. Ay, nako. Maling salita yon, mali talaga. Ba't mo sasabihin pangkadete lang yan? Tapos wala kang ano na pakialaman yan. Eh kaya nagkaloko-loko yung system. Yung honor code. Kaya yung system. Nagkaloko-loko. Kasi hindi pinapakialaman itong mga opisyal at pangkadete lang yan. Eh paano kung sila-sila niloloko na nila yung sistema? Which yun yung nangyari noon. Okay. So, at least gets nyo, no? And then, it all boils down to breeding. Breeding. Imagine 17 to 18 years of private life. Living with your family, your own family, before you become a cadet. 17 to 18 years. Dagdag, ilaban mo, ibabangga mo, yung 17 to 18 years niya as a civilian, and then he became a cadet, 4 years. 17, 14, no-brainer. Hindi, kita mo, mas makakamig, mangingibabaw itong 17 years o 18 years na pinakinalakihan niya. So, pagka lumaki yan ng okay lang magsinungaling sa pamilya, okay lang yung white lie. White lie lang naman eh. Oh, wala. 4 years of the academy is not enough. Gusto mo, 17 dito, 17 dito. Eh, matanda na yan pagka-graduate. Wala na. So, laging yun ang nagiging justification ng maraming officers. Ah, you cannot undo 17 years versus 4 years. Ay, linchak. We should think of a way how to correct the fault, no? If we first admit there is a fault. Yun. Pagka hindi mo tinanggap na may problema, wala mangyayari. Defend, ganun ang mangyayari. Mga, tapos, masama pa ako. Ako magiging masama kasi ako yung maingay. Living honorably is a way of life, not only for premiers. Even you, even civilians, lahat tayong Pilipino, lahat tayong foreigner, lahat. The whole wide world, 8 billion people, living honorably is a way of life. It is a choice. Mabuhay ka with honor or dishonorable ka. Ganun lang yon. It is not only for PMAers. It is not only for PMAers. Lahat tayo, damay-damay. You can have a choice to become honorable. Diba? Hindi lang yung sa balikat namin nakapatong yon. Lahat tayo dapat. Pag kami nakita kang corrupt, i-report mo. Pag kami nakita kang humihingi ng lagay, i-report mo, kunin mo yung pangalan. Dapat, you stand up for what is right. Tapos, there is, should be no on or off shit. Switch. Shit. There should be no on or off switch. So, pagka gusto mo, type mo maging honorable, on. Pagka type mo hindi maging honorable, off. You look the other way. Gaganon ka. Parang yung unggoy, nakaganon. O, di ba? Nakaganon. Tapos nakaganon. O, di ba? So, walang on and off yan. It's a way of life. Therefore, whatever is the situation, whatever predicament, whatever the endeavor you are in, walang on and off. Laging naka-on yan. Walang, hindi pwedeng i-off. Ganon. So, walang mood yan, na mood swing. Ah, sama ng gising ko ngayon. Feeling ko, hindi ako honorable ngayon. Magbubutike ako ngayon. Alam niyo yung ano kwento, butike. Butike, tapos noon, ano yung level ng mga corrupt na sa gobyerno? May butike, may buwaya, may ano, T-Rex. Matindi yung T-Rex. Daang milyon, bilyon na ninanakaw noon. Yung butike, kunyari mag-uwi ka lang ng lapis, ballpen, o kaya yung mga ano, maraming gumagawa sa gobyerno. In total, hindi naman ina-account. Issue ng issue every month. Naka-budget eh. So, meron pang isang rim ng kopomban, iuwi para gamitin ng anak sa eskwelahan. Mangyayari yun. So, butiki-butiki lang yun. Pero pagka hindi nakokorek yung butiki, lumalaki. Nagiging bayawak. Ah, bayawak pala yung isa. Apat na level yun. Bayawak. Diba? Malaki na. Parang minotaur. Tapos nun,
Pagka hindi rin na-correct, magiging buwaya habang tumatagal sa serbisyo. So, and then you get the picture ng T-Rex when dinosaurs ruled the world. Mga T-Rex, di ba? Aha. And lastly, no one has a monopoly of honor. No one has a monopoly of honor. Not any organization, not any individual. Not only PMA. Not only PMAers. No? You cannot measure actually yung honor. It's either honorable ka o hindi ka honorable. Hindi pwede yung 100% honorable, 50% honorable, 75% honorable, 10% honorable. Hindi! Honorable o hindi ka honorable. So, yun lang. So, haba, no? So, susunod ulit. At least, sana may natutunan kayo. No one has the monopoly of being honorable. It is a way of life. So, you have to choose. Honorable ka ba o hindi ka honorable? Sa aming mga dumaan sa honor system na yan, dumadaan din ang mga estudyante dyan eh. Mga college, meron din ganyan eh. Masyado lang ganun yung academy na very serious yung honor sa amin, absolute, etc., etc. Pero actually, lahat yan meron ng mga honor system eh. Sa amin lang na po-pronounce kasi sa amin yung parang nagiging claimant na pagka-graduate ka sa academy, PMAer ka, honorable ka. Kaso, paglabas sa academy, carnapper, gun runner, drug pusher, drug lord, may pabaon, magnana 50 million, 100 million, mga Euro generals, di ba? Nangyari yon. Procurement, dinagdagan, yung 1 billion, naging 1.7 billion, yung mga ganun. So, ang daming, maraming, mali. Kaya nga, again, yung sinasabi ko, time will tell, it will be corrected. The new generation, the new breed, will correct it. Sawa na akong magsalita ng mga ganyan. Ko pa masama. Okay, maraming salamat. God bless everyone. Like, share, subscribe sa inyo. Yung mga hindi ko na shout out, nire-review ko naman lahat eh, no? Sana natabo ng live. Maraming salamat. God bless everyone. Hinay-hinay lang. Trabaho, inay-inay lang. Mag-relax din kayo. Okay? Bye-bye. Like, share, subscribe. Thank you so much. Bye. God bless.